What's going on? Mga ka-printer! This is Kuya Mujune. Kasi ko yung DJ. Muling nagbabalik ang inyong mga kuya na may pagpiyok pa. Oo, okay lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Monday afternoon ngayon sa inyong lahat. And welcome dito sa ating live stream. No, mga ka-printers, ngayong araw na ito or ngayong hapon na ito, magtuturo tayo ng basic layout tutorial pagdating sa ating PBC ID. Oo, marami nagkakamali dyan. No? Minsan namamali sila ng layout, walang bleed. Hindi sila pamilyar sa bleed. Oo. At syempre, Kuya JJ, ito rin yung common na ano ngayon, projects natin ngayon. Lalo na ngayon, pandemic. So, yung mga vaccination card na nililayout natin into PBC ID, nililayoutan natin, at yung mga QR no na nilalagay natin doon sa ating PBC ID na may mga picture natin. Yan. So, mga ka-printers, bago tayo mag-start, no, nais ko munang batiin ng ating viewers na isang magandang hapon sa inyong lahat. At syempre, kung bago ka lang dito sa aming live stream, huwag niyo pong kalimutan na suportahan kami sa aming YouTube channel at sa aming Facebook, no? Unahin muna natin ang ating Facebook, i-click niyo lang po yung follow button para maging updated kayo sa lahat ng aming announcement. And syempre, mga prizes po na ibinibigay dito kay Uniprint. And syempre, mga ka-printers, i-click niyo rin ang like, subscribe, at don't forget to hit the notification bell para maging updated sa aming YouTube channel at lahat po ng aming videos po ay updated po na naka-upload dyan sa ating YouTube channel, mga ka-printers. Yes, at saka Kuya Jonel, titingin ko lang kanina ng ating YouTube channel, ngayon ay 5,000 na yung ating subscribers. Yo, maraming salamat po sa inyo, mga ka-printers, no? At maraming salamat din sa umatid ng webinar natin kanina. Oo, bali 38 kami, no? Ang topic namin ay sublimation materials na ginagamit na pwedeng gamitin sa ating eleksyon. So maraming salamat sa mga nakipag-participate sa atin, lalo na sa mga picture taking natin. Yo, so maraming salamat po. And ngayong hapon na ito, hindi ko napapatagalin pa. Kuya JJ, no? Yung ating discussion about PBC ID. Pero bago tayo mag-start, nice ko munang sabihin na ang application na ginagamit natin ay kadalasan is Photoshop. Photoshop, yes. So baka may magtanong kasi, sir, baka CorelDRAW po meron kayo or meron ka rin kayong AI. So kadalasan po kami, ang ginagamit po namin talaga is Photoshop po. Pero yeah, pwede kayong mag-layout sa AI, pwede rin sa CorelDRAW. No? Depende kung saan tayo komportable. Yes, tama po. Ayan. So mga ka-printers, ito na. Okay na ba, Kuya Rodel? Kaya ba today? Ayan, so, nalilito? Nalilito? Yung ating ano? Ako na, dito? Ano, ako na? Gagawin ko ba? Ayan. Teka, ako na. Sige, Kuya Rodel, i-transition mo na ako na. Okay. Nak, tabi mo. Ako na. Okay na, Kuya Rodel? Ayan. So, bukas, mga ka-printers, ang pag-uusapan din natin sa ating webinar is layout tutorial din yan. So, yun yung pinaka-busisi at pinaka-madetalyadong pagtuturo natin bukas. Kaya kung gusto nyo pong or nabitin kayo dito sa ating live stream ngayong araw na ito, ay pwede kayong umaten doon at libre lang po yun, no? So, ang gagawin nyo lang ay pumunta kayo doon sa aming website at mag-register lang. Okay? So, okay na, Kuya Rodel? Okay na. Okay, so tanggalin natin itong ating recent clear recent list. Okay? So sa pag-start nyo ng layouting ng PBC ID, una, syempre, meron tayong dapat kino-consider is yung size dapat. Kailangan alam nyo yung size. Mga resources kung saan tayo kukuha ng mga ano natin, gagamitin natin materials for design ng ating PBC. So, like for example, ito maraming nagtatanong, Kuya Junel, paano ba gumawa ng QR ng ating yung IATF na ngayon, yung patok na patok ngayon, no? So, ganito lang 'yan. Okay? Okay. Yan. So, una, syempre yung size natin, create tayo ng bago. Tapos, diyan pakilipat ako. Ayan. So, yung size natin is inches. So, yung width natin is 2.25 by 3 inches. No? Kung naka-portrait tayo, 3.6. Ayan. So, yan yung size natin pagdating sa PBC ID. May bleed na po yan, ha? Ibig sabihin, mayroon ng pasobra. Okay? So, click lang natin. So, ito na yung magiging itsura ng ating PBC ID. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin sila ng marks or lalagyan natin sila ng guide
para makagawa tayo ng medyo maganda nating magandang PBC, no? So sa ngayon, akong ginagawa ko na ngayon kasi rounded eh. Rounded yung ating PBC ID para hindi ako malito, no? Pwede kong gawin na gumawa ako ng rounded yung dulo-dulo. Yung kanyang edges, no? Ayan, naka-ano siya. Ang tawag dito, naka-round yung kanyang dulo. Pwedeng ganyan. Pero pwede niyong gawin yan, pwede rin hindi. Kasi using die cutter naman, kusa naman niya mahuhulma doon sa ating die cutter. PVC die cutter, no? So may hulma na talaga yon. So ngayon, ang gagawin natin is magde-design na tayo. Unang design na gagawin natin, or ito na yung basic na ginagawa ko for PVC ID layout tutorial, is yung kukuha ko ng reference, no? So punta tayo ng Google. Ayan, Kuerdel palagay. Saramat, Kuerdel. Yeah, so pupunta ako ng Google, tas hahanap lang ako ng PVC ID. Ayan. So makikita nyo dito yung iba't ibang klaseng layout po ng PVC ID. Ayan. So meron tayong mga layout na katulad na yan. So pwede nyo gawin yan as reference. Pero sa akin, dahil yung uso ngayon na QR, so shape, alam ko shape.ph ata yun. Ayan. Okay, shape. Shape yun, di ba ko, JJ.ph? Tama ba? Hindi. Sa Google. Yung sa IITF. Shape. PH. Ayan. Yun. Staysafe.ph. Yeah. So, dito tayo kumukuha ng mga QR. So, ang gagawin lang nila, ng ating kliyente, is mag sign up lang tayo ng number natin. So, sa akin, nakaregister. Tingnan natin. So, kunwari lang to ha. 09. Ayan. Tapos, manghihingi siya ng OTP. So, hihintayin lang natin. Yon. Tapos, ilalagay lang natin yung OTP natin dito. 640301. Ayan. Tapos, verify lang natin. So once na naka-verify tayo, ito pwede na natin tong gawin as QR code or QR ID natin. So ang gagawin lang natin is i-save lang natin siya. So click nyo lang yung save. Ayan, so na-save na siya as PNG at i-drag and drop nyo lang siya dito sa ating layout. So ito yung ating QR na i-scanin sa iba-ibang klaseng establishment or establishment, no? So, yan na yung hinahanap ng ating mga ano, ng ating mga establishment, yung ini-scan na lang ng ganyan, no? Para sa mabilisang contact tracing. Ganyan po yung ginagawa natin, no? So, ako ang ginagawa ko ay kinukuha ko po ito. Piniprint screen ko to. Kukunin ko yung buong layout na ito. Okay? So, paano? Click ko lang yung print screen. Tapos itong kukunin ko lang yung part na to, tapos copy paste ko lang siya. Tapos i-paste ko lang siya dito. Okay? Bakit? Kasi kukunin ko yung layout ng ID na to. Kuerdel, nandyan nata. Yan. So, bakit? Kasi kukunin ko yung layout ng ID na to. Yan. So, yun yung magsisilbing guide natin. Okay? So, yan. So, tandaan ninyo, yung part na to, dapat medyo, ano siya, ganun siya. No? Medyo ganito dapat siya. Yan. Ayan. So, dapat ganyan. Kasi, dapat maglalagay tayo ng ruler dito na kung saan hindi tatamaan yung ating pinaka-text. Kasi, pag tinamaan ho yan sa ating PVC die cutter po, ay maa-apektuhan yung ating text. Ayan. So, baka hindi na mabasa yung part na to. So, kailangan natin lagyan ng marks or yung ruler, no? So, mas maganda sa taas, ganito po yung lagay ninyong allowance. So, I think mga nasa 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8mm, no? 8 millimeter. Napakaliit lang. Ganon din dito sa baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din. Pero dito sa main mismong corner, dapat ang ano lang natin dyan is 1, 2, 3, 4, 5. 5mm lang. Okay, so ganun lang kaliit yung ating distance nung ating ano. Ito, kulang pa to.
Yan. So dapat ganyan. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So ganyan yung ating allowance dapat. Nung ating, hindi, kulang pa ng isa. Yan. So ganyan yung allowance or ganyan yung ating margin. Dapat may margin tayo. Kasi itong area na to, kapag kinat natin yan ng die cutter, ayan yung part na baka mamaya tamaan at nando dun yung text mo, hindi na mabuo yung word mo. So yun yung ating diskarte dyan sa PBC ID. And the next is gawa na tayo ng layout na katulad nito. Ayan. So gayahin natin siya. So ako, ang ginagawa ko dyan ay, kasi nakuha na natin yung QR eh. Ito yung importante, yung QR. Okay? So yung other details natin, pwede natin itong diskartehan. Edit na lang natin dito sa ating Photoshop. So ngayon, itong QR natin, itong part na to, yung green na to, kunin natin yan. So gamit tayo ng, para mas maganda yung ating, mas maganda yung ating gawa or ating layout, gamit tayo ng vector, no? Gamit tayo ng shape tool, gamit tayo ng rectangular tool. Tapos dito sa taas, click nyo lang to yung parang fill dito. Ayan. Pero del, pa ilagay ako dito. Ayan. So, mag-ano tayo, mag-eyedropper tayo ng kulay na to. Ayan. So, ito yung kulay niya, pero tatapangan ko lang ng konti. No? Tatapangan ko lang ng konti. Ayan. So, ito na yung magiging kulay ko. So, maglagay lang ako dito ng box na katulad nyan. Okay? So, para makita ko, pwede kong ibaba yung opacity natin dito sa may gilid. So, makikita nyo yan, mabababa yung opacity. And then next na gagawin natin, next step natin is click nyo lang po yung pen tool, right click nyo lang siya using your mouse, right click. Click nyo lang po yung ating convert point tool. Kasi ang gagawin natin, mag-curve po tayo sa bandang gitna. So gagawin lang natin, or pwede tayong right click muna pala, sorry ha. Right click and add anchor point tool. Ayan, so click lang natin dito sa gitna or mag-add tayo ng anchor dito sa gitna. So, yung anchor, ang tawag doon is point. Kasi kaya siya tinawag na anchor kasi meron siyang left and right arm. Ang anchor kasi may left and right arm eh. So, ang purpose ng arm is to curve the line. No? Kabilaan yon. And yung ating point is kung saan natin ilalagay yung ating line or yung ating shape. So, lalagay lang natin dito sa part na to. Then makikita natin sa part na to meron siyang paganito. So pwede natin i-extend yung ating arm papunta dito. Ayan. And then yung isa natin then is i-adjust natin yung arm natin papunta dito. Ayan. Then enter lang natin. So makikita ninyo kapag tinaas natin yung ating ano tawag dito, yung ating shape, makikita nyo na po diyan na yun na yung ating natapos na linya. So nakuha na natin yung una nating, ayan, yung ating line dito sa may bandang taas. Okay, so yung kulay niya, in-adjust ko yung kulay niya. So adjust pa natin. So gusto ko siyang adjust. Pero ito na pala. So adjust ko siya na medyo dilimahan ko siya. Tapos medyo green na green dapat siya. Ayan. So walang kaso yan kasi green lang rin naman talaga yung kay ano eh, kay ano tawag dito, kay safe pH, you know, stay safe pH. Okay, so hide ko na to. So, pwede ako magdagdag ng green dito sa pinakababa. Ang gagawin ko lang is click ko lang tong shape. Tapos, dito sa taas, nakalagay tayo is new layer. No? Kapag naglagay tayo ng box, magkakaroon tayo ng panibagong layer. Pero, ang kailangan natin is hindi panibagong layer, kundi magmerge siya doon sa unang layer na ginawa natin, which is yung rectangle. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang yung combine shape para kapag naggawa kayo ng panibagong shape dito, ay mapupunta uli doon sa ating isang layer lang, which is yung rectangular. So, ganyan yung ginagawa ko. Para hindi ganun kadami yung aking ginagawang shape. Okay? So, pwede yun. Or pwede rin naman box ito, tapos doon na lang tayo mamaya mag-ano sa ating, magbe-bend sa ating kulay yellow-green. Yun. So, game. So, baba natin yung opacity uli para makita natin kung saan tayo magbe-bend. And then, click natin uli yung pen tool. Okay? Ito, right click and add point or anchor point tool. Tapos, click nyo lang to sa may bandang gitna. Hold nyo lang yung control para i-bend nyo siya pababa. So, ito na yung ating image. Yun. Diba? So ngayon, next na part na gagawin natin is itong nasa ilalim. Okay? Yung ilalim na parang light green, no? So gagawa tayo niyan. Pero mag-a-add tayo dito
sa pinakababa, dito natin ilalagay or dito natin i-click yung ating mouse point to point natin dun sa ating layer 1. Kasi pag nag-create tayo ng panibagong shape, dapat nasa ilalim siya ng rectangular layer 1. Ayan. Okay, so dapat nasa ilalim siya nito. Okay, so gawa na tayo ng shape uli. No box uli tayo. So, click mo muna to, yung nasa layer 1 para doon siya sa ilalim. Tapos, i-drag and drop mo lang siya ng ganyan na para pa-square. And then, yun na. Okay? The next step is, babaguhin natin yung kulay niya into light colors. So, click nyo lang to. Tapos, i-light lang natin siya ng kaunti. Ayan. Yun. So, ito na yung ating shape. Tapos, i-bend natin uli siya. Pero para makita natin kung saan hanggang saan natin siya i-bend, bawasan natin yung opacity. And then, click tayo dito sa may gitna ng ating anchor or ng point, another point, no? Using pen tool or add point tool sa ating pen tool. Then, hold nyo lang yung control button sa inyong keyboard at yan. I-drag nyo lang siya. And then, kung gusto nyo makuha yung curve sa part na to, baba nyo lang tong another point natin using control. Okay? Ayan. Ayan. Tapos angat nyo lang siya. Ayan. Ayan. Then enter lang natin. Okay? So sa ngayon, makikita ninyo pag hinide natin ito at tinaas natin yung opacity ng ating mga shape, makikita nyo na po, ito na yung ating kabuuan ng ating ID. So, nakagawa na tayo ng ganito. Nung itong image na to. Ayan. So, medyo pinatingkad lang natin. And then, ngayon naman, ang gagawin natin is, gawa na tayo ng ating ganito. So, pwede nyo na kunin na lang to. Ako, kung halimbawa, nakaregister na si client, binibigay sa akin yung scan na ganito. Ang ginagawa ko, kinuuwa ko lang yung part na to. Ito. So, using pen tool tayo or polygonal lasso tool para makuha natin yung area na to. Ayan. Kasi kahit ano, kahit nakuha lang natin yan dyan, ay may scan at may scan pa rin. And control J tayo. So, meron na tayong ganito. So, kapag nilagay ko ito, so, kompleto na. Meron na tayong QR, no? Kailangan na lang natin yung picture dito sa may pinaka gitna natin. Okay? So, gawin natin is, taas ko lang ito. Tanggalin ko lang yung kanyang background. No, yung white na background. So, pwede kayo bumunta po sa properties. Click nyo lang yung Windows. Hanapin nyo yung properties. So, kung mataas na version, meron kayong makikita po sa quick action ng remove background. So, especially for 2020 at 2021 to, kay JJ, tama? 2021 lang. 2020, 2021, you know? Yeah, so, click nyo lang po yung remove background. So, mariremove natin yung white background ng ating image. Okay, pero may nakita akong mali. May part na nabura dito. Tingnan natin ha. Control-Z nga natin. Ayan, so nawala ito. So, hindi siya akma. Or pwede rin na naman natin yung pwede natin yung i-edit. No? So, for example, yan, nabura yung part na to. Nabura yung mga dito. Pwede natin yung i-edit. Pero sa ngayon, hindi ko nagagawin yon kasi medyo alanganin at saka medyo matagal. So, doon na lang ako sa pinakamabilis, which is gamit ako ng Magic Wand Tool. Click ko lang yung pinakaputi. So, makikita ninyo, maaanin niya yung puti. So, naka 100 tolerance tayo, dapat 32 lang yan. Yan yung ating standard kapag ka. So, click nyo lang at click nyo lang yung Magic Wand Tool. So, natatamaan pa rin ba yung light? Tingnan natin. Okay. So, yung light, nakukuha pa rin yung light. Or punta tayo dito sa, ganito na lang. Para hindi halata. Kasi may makikita po kayo dito na parang yung kulay ganyan. So, para hindi mahalata, control M nyo na lang. Okay, Kuya Rodel, palagay ako dito. Yan, pwede kayo mag-control M or curves. No, taas nyo lang yung curves ninyo. Okay? So, itaas na lang natin yung curves natin. So, taas natin ng ganito. Yan. So, makikita nyo, wala pa rin pagbabago dito sa part na to. Pwede naman kayong gumamit ng levels din. So, control L. Kuya Ordel, palagay ako dito. So, levels, control L,
Curves naman is Control M. So makikita nyo po yung shortcut noon, click nyo lang tong image. So nandito po yan sa ating adjustment. Okay, makikita nyo po yan sa adjustment. Okay, so taas ko lang itong ating dark na part, tas ito light, tas yung highlight natin, taas natin. Yon. So makikita nyo dito na wala na yung parang white-white natin. So ang nanatili lang talaga is yung good condition. Okay? So ito na, meron na tayong QR, meron na rin tayong pangalan na nakaregister, at meron na rin tayong nakalagay dito sa pinakababa. Now, punta naman tayo dun sa paglalagay ng ating picture. So ako, ang ginagawa ko dyan, nag-i-edit lang ako or nag-i-insert lang ako doon sa bilog, kasi hindi naman kailangan na sa ganitong klaseng PBC ID yung formal na attire, naka-formal attire ka pa, hindi na. Kahit anong picture, pwede mo na ipasok doon. May pagkakataon lang talaga na dapat medyo maganda rin yung iyong picture. Kasi kapag pangit din yung picture mo, I mean, yung resolution ng picture mo, ay pag pinirint mo yan, ganun din yung magiging itsura. Kasi kadalasan, medyo mabababa yung iba. Okay? So, as much as possible, dapat maganda po yung inyong resolution ng inyong picture. Okay? So, sa paglalagay naman dito, para sa mga susunod na client ko, ang ginagawa ko ay ganito. Kasi ito, magiging template mo na yan eh. Yan o. So, maglalagay dito tayo dito ng bilog na template na rin natin. So, click nyo lang to, or right-click nyo lang yung shape tool. Asanapin nyo yung ellipse tool. Okay? Tapos yung ellipse tool, balitan ninyo ng kulay black. Ayan. Tapos lagyan nyo ng stroke na kulay dark green. Or yung medyo light lang. Ayan. Tapos siguro yung stroke ninyo, mga siguro nasa 4 pixel or 4 px. Tapos yung alignment, click nyo lang siya. Dapat nasa outside siya. So wag kayo dun sa inside. So outside kayo. Ayan. Saka na tayo bumuo ng shape na circle. Hold nyo lang yung shift key button para perfect circle po ang ibigay niya sa inyo. Ayan. So ito na po yung ating circle. Taas nyo lang siya, lagay nyo lang sa pinakaibabaw. So ito na po yung ating magsisilbing lagayan ng picture ng ating mga kliyente. Okay? So itong margin na to ay ano lang naman ito, ano ba tawag dito? Indicator lang yan na baka lumamaya lumagpas tayo sa part na yun. Kasi yung part na yan, yan na po yung magiging, ano natin, magiging, ano tawag dito? Magiging guide natin para doon sa ating die cutter. So ngayon, kung medyo lumalagpas yung ating image, pwede nyo naman ibaba. So babaan nyo lang to, tapos babaan nyo lang ito ng konti, yan. So pwede nyo rin ibaba ito, yan. So, pwede nyo ibaba ito, yan. Or kaya, todo nyo na ibaba ito. Yan. Kunti lang naman kailangan natin dyan eh. Yan. So, pwede na ng ganyan. Tapos ito, kung gusto nyo, lakihan nyo na lang siya. Yan. Pwede naman yan. So, ang importante dyan, yung nakalagay na details. Okay? So, ganyan po yung ginagawa ko. Actually, hindi naman ganun ka, ano yung ano natin, kakomplikado yung ginawa natin. Ang importante dyan is yung barcode na, yung QR natin. Kailangan may i-scan yan. At magre-reflect dyan na, okay, ito yung ating ano, nabasa ng aking scanner. So medyo lakihan nyo rin yung lagayan ng picture. Yan, so para lang siyang FB. Okay? So kung gusto nyo mag-add ng address dito, walang problema. Lagay kayo ng address nyo dyan sa ilalim. Wala naman pong kaso yon kung gusto niyo. Or kung gusto nyong litan nito, pwede rin naman litan ninyo. Kasi mababasa pa rin naman yan eh, ng ating scanner. Tapos dito sa baba, maglagay ka ng address mo dyan, pwede. Wala pong bawal. Okay? So may part dito na ano, lumitaw, no? So tanggalin ko lang to. Delete natin. Yun. So ngayon, gawin natin is maglagay na tayo ng picture dito. So syempre, hanap na lang tayo sa ating Google ng picture na medyo, alam niya na. So lagay tayo dito ng model. Yan. You know? So for example, syempre, Junel Ligado, sabihin natin, anong gusto mong picture? Alden Richards. Nuwari ako yan. Hindi naman nagkakalayo eh. Oh. Nga lang, sa kanya, dimples, sa akin, pimples. Diba? Nakakatawa yun, Nel. Habay. Habay. Diba? Ano tayo nang nakatingin? Okay. So for example, ito na lang. Ayan, oh. Hindi kami nagkakalayo, di ba? Oo nga. Dalawang dimples. Sa akin, maraming pimples.
So copy natin siya, tapos i-paste natin siya dito. Ayan. So ganyan lang siya. Tapos ilagay natin sa ibabaw nung shape na circle natin. Ito yung ellipse, andito siya. So i-resize lang natin, Control T to resize the image. Tapos kahit hindi nyo na siya i-cut, okay lang. Kasi ang gagawin natin is i-clip natin yan dito sa ating shape. So paano? Click nyo lang yung layer natin dito, right click, at hanapin nyo yung create clipping mask. So mapupunta na doon yung ating image. Ayun, oh. Diba? Junel na junel. Diba? Oh, kamukhang kamukha eh. Mm-hmm. Diba? Ayan. Oh. Diba? So ito na yung magiging ID natin, or kadalasan nyo yung ginagawa eh, diba? Oo. Yung iba pa nga, may iba silang format, pero sa akin kasi, ayoko nang ilayo yung format ko dun sa ating nakuwang format dito sa ating stay safe. Ito na yung ginaya natin talaga as in. Mm. Okay? So, pwede kayo maglagay ng address dito. So, for example, lagay kayo ng address sa pinakababa. Lagay tayo na, for example, barangay or 175 Scout Puente Bella. Okay, so yan yon. So lagay natin ng kulay, siguro mga gray. Yan. Sulitan ko lang siya kasi maliit lang ang ating ano. Yan. For example, maglalagay ko ng address dyan. Pwede, para mabilis yung contract tracing. Kaya ito ginawa kasi para mapabilis yung contact tracing. Yun. Pero effective naman kasi hindi ka, yung ibang ganito, hindi ka makakapasok hanggat wala kang ganito, kay JJ ngayon. Yung ibang establishment, ha? Barangay Sacred Heart. Quezon City. Ayan. QC. So, lagay natin yan dyan. Ayan. So, lagay mo address. Pwede naman yan, di ba? Tapos, kung gusto mo pa maglagay ng number sa baba, pwede din. Lagay kayo ng number. So, 0909-123, di ba? 656669, yan. Tapos, lagyan mo siya ng bold. Gawin mo siyang bold, medium. Okay? So, yan, pwede na yung ganyan. Okay? So, mas minimalist siyang tingnan kasi nandiyan yung pangalan mo. Tapos, in a good condition, nakikita nila yan. Tapos, may nakalagay dyan na you may show your QR ID to establishment for health check. Pwede rin naman wala itong address. Pero minsan kasi para, ano, mas maganda dyan na rin yung address natin. Okay? So, ganun siya. Then, Kuya Rodel, namatay yung ating camera. So, after natin magawa yan, mga ka-printers, ang gagawin naman natin is yung likod. Okay? Sa likod, wala na akong masyado pang nilalagay. So, ginagawa ko, pinagsasama-sama ko lang ito. Yan. So, pagsasamahin natin sila, select lang natin sila lahat. And then, click nyo lang yung group para magkaroon tayo ng group. Yan. Tapos, Control J ko lang siya to create another group, no? Duplicate ng group natin. Tapos, ang gagawin ko lang dito sa group na to, tatanggalin ko lang itong picture kasi hindi natin kailangan yan pag nasa likod na. Okay? So, pwedeng dito nyo ilagay yung address, pwede nyo rin hindi dyan ilagay yung address. So, nasa sa inyo. Ako, ang ginagawa ko dyan, dun sa ID ko, ito yung kinuha ko. Okay? Ang ginawa ko, nag-print screen ako, tapos kinuha ko tong part na to. Yan. Tapos, kinopy ko lang siya. Tapos, pinaste ko lang siya dito. So, ganyan lang yung ginawa ko doon sa aking likod ng aking QR, no? So, ganyan lang ginawa ko. Ayan. So, parang hindi siya sasakto. Pasaktoin natin yan. Tapos, ilagay nyo sa pinakailalim. Ayan. So, ganyan yung ginawa kong sa QR ko. Ayan. Doon sa aking likuran ng aking QR na ginawa. So, ito yung QR na ginawa ko, no? Ayan. So, meron ako nyan dito. Ayan. So, gamit ko ito, lalo na sa mga sa pure gold, no? Gamit na gamit ko siya. So, ito pa yung QR na ginawa ko. Ayan. So, yung likod niya, parehas na parehas. Ganito rin yung likod natin. So, ganyan lang yung ginawa ko para doon sa ating likuran. So, ngayon, ang gagawin natin, ilalatag na natin siya ngayon doon sa ating
ating sheet na PBC ID sheet, no? So gawin natin, create tayo, click new. Tapos yung size natin, ano size ng ano natin ng PBC? MM. So yes. MM. Inches. Hindi yung sheet na yung A, hindi siya A4 size 20 eh. 20 by 30. Okay? So 20 by 30 centimeter, 20 centimeter by 30 centimeter. Ayan. Tapos 300 reso. Kasi 300 reso rin yung gamit natin. So, ganito yan. Kasi hindi po A4 size yung ating PVC sheet na pinagpiprintal or printan yung film natin. Yung printable. Hindi siya ganon. Hindi siya, I mean, A4 size talaga na sakto. Kaya kailangan natin i-layout din siya sa ganong klaseng size. Then, next ang gagawin natin. So, syempre, save nyo muna yung inyong nagawang artwork or yung inyong workspace. So, save nyo lang muna siya as PSD. Para kung sakali may pagbabago, pwede nyo siyang balikan. So, ngayon, ang gagawin ko muna, ganito. Ganito yung discarte ko, no? Isa sa mga discarte ginagawa ko pagka naglalatag ako. So, ginagawa ko is punta ako dito sa layer and then pinaplatin image ko sila. Then, okay ko lang. So, once na naplatin ko yan, drag and drop ko yan dito sa kabila. Okay? So, ngayon, hindi ko na makikita yung layer ko kasi naplatin ko na, napagsama-sama ko na yung layer. Ginagawa ko, kino-control Z ko lang siya. Huwag nyo lang pindutin yung control S kasi baka masave nyo yun. Okay? So, click ko naman itong isa. Tapos, layer. Tapos, flatten image. Okay ko lang. And then, drag and drop ko lang siya dito sa part na to. Okay? So, meron na tayong ID. So, ang ginagawa ko dyan, control T, right click, and then, rotate clockwise. Pag ganito siya, ang latag natin. And then, sa kabila naman, ito, pag ganito naman, counterclockwise naman tayo. Yan. So, ganyan po ang latagan ng ating PBC ID. And then, next natin gagawin is duplicate na natin sila. Lahat. Okay? So, select nyo lang yung dalawa. Control J. Tapos, hold nyo lang yung control para sabay silang maibaba natin. Yan. So, ganun din ulit. Select nyo yung apat. Control J. Tapos, hold nyo yung control pababa naman. So, makagawa kayo dito ng limang ID actually. Pero saan kasi hindi ko na pinagsisiksik eh. Okay? So, makagawa kayo na nga ng ID natin. So, pwede natin siksikin. Siksikin ko na lang para makita nyo po na kaya natin ng 5 IDs yung ating PBC sheet. Okay? So, sa package natin na ganito, Kuya JJ, alam mo ba kung magkano ito? Oo. 11.3. Paanong 11.5? PBC ID package? Oo. 11,000 lang siya eh. So makikita niyo sa ating ano. Alam ko ano siya ko JJ 11.3 na lang siya. Teka lang. Ba't parang dalawa na yung ano natin. So ano natin? Yan. So adjust lang natin dito sa taas. Tapos control J. Saka natin baba. Mamaya titingnan natin sa catalog kung magkano. Plus 300 lang tayo eh. Sa printer. Sa main po 'yun ha, sa main. Yan. Tapos, control J tayo. Or ito na lang dalawang to. Control J natin yan. Para apat na agad yung ating image. So, pwede yung ganun gawin ninyo using arrow key keyboard. No? Tapos, itong part na to, control J nyo lang siya. So, kaya nyo po mag-print dito ng limang piraso. Okay? So, saktong-sakto yan. Limang piraso po yan. Yan. May sobra pa nga, oh. Na medyo maliit. So, yan, oh. Pwede nyo na lang igitna siya. So, ito na po yung ating printable ng ating PBC ID. So, kapag pinirint nyo po yan, Kuya Rodel, papunta dito. Yan. So, kapag pinirint nyo po yan, yung print properties natin like L110, pagka sa print properties natin, dapat po dito sa more option, naka-mirror siya. Okay? So, laging naka-check yan pag PBC ID. Now, kung ayaw mo naman i-check yan, kasi most likely nang piniprint mo dyan is as is print ka, so, itong ano na to, image mo, lahat ng image mo na yan, right-click mo siya or control-T mo siya, right-click and then flip horizontally mo para maging mirror siya. Okay? So, kung nagpiprint ka madalas ng mga as-is document or as-is printing, yung ginagawa mo, i-mirror mo na lang yung image mo kasi maraming nalilito eh. Lalo na pag PBC ID po, ang ginagawa nila, chine-check nila yung mirror.
So kapag nag-print sila ng mga dark transfer or mga sticker, nami-mirror din yung kanilang image. So gawin nyo lang ho, kung sakaling ayaw nyo ng ganun yung style, pwede nyo pong i-mirror yung inyong image instant dito sa ating Photoshop. Horizontally lang. Naka-horizontally. Okay? So kung gusto nyo naman po na as is siya, kahit na, uy, nakalimutan ko i-mirror yung image ko ah, print ko siya, okay lang. Kasi sa printing ninyo, pag pinirint nyo po yan, matik na yon. Kung na-check nyo po yon, machi-check na rin siya lagi dito. Okay? Kung ngayon yung settings nyo lagi, machi-check na yan dyan. Okay nyo lang, and then print nyo lang, and then eto na po yung magiging itsura. Okay? So kay JJ, tapos na tayo. Ayan. So yan po yung ating basic na ano, PVC na yan. Kay JJ, ito, PVC na po ito, mga ka-printers. Ayan, so maraming may ganito kay JJ, iba-ibang format, iba-ibang style. Pero tayo, hindi na tayo lumayo doon sa ating pinagkuhanan na image, no? Which is yung stay safe. Maganda to mga ka-printers kasi malaking tulong to, lalo na para sa atin na lumalabas lagi. Or yung mga madalas na mamalengke, pumunta sa mga pure gold. Kasi sa pure gold, ito yung ini-scan kuya. JJ, ito yung ini-scan natin. So, ito yung isang design na ginawa natin ngayon. Yan yon. So, yung iba naman, yung sa mga Quezon City, especially Metro Manila, meron sila iba-ibang QR na ginagawa ko, JJ. Lalo na sa Quezon City. Meron tayong Quezon City QR code. QR pass. O, QR pass. Das, meron na rin tayo yung Quezon City, yung sa'yo, yung in-apply mo. National ID. Ay, ano? Citizen's ID. Oh, Citizen's ID. Meron na rin tayo niyan. So, yung iba naman na nagre-register niya, binibigay ng City Hall ng soft copy. Pero kayo pa rin magpiprint, ipapaprint nyo pa rin. So, mas maganda pa rin yan talaga kung naka-PVC yung inyong ID. Kasi para mas maganda tignan at durable. Uy, ipapadala talaga siya ni, ano, ni munisipyo. Ah, papadala ng munisipyo. Oo. May ganito na rin, PVC na rin yun. Yeah. Pero at least, kung wala pa, pwede. Pwede ka naman kasi meron ka na, di ba? Yes. Yan, so para sa mga interesado naman mag-back-to-back na talagang nahihirapan pa rin sa ating PVC ID, no, pwede tayo mag-actual bukas ng actual printing ng PVC ID. Kasi marami nagtatanong sa akin, nag-PPM, kung paano mag-back-to-back ng PVC na maganda. Yung hindi sablay, hindi tabingi. So bukas, tuturuan ko kayo ng technique na medyo kakaiba para madali natin yung lagi nating problema sa ID. Yun. So, katatanong lang ni Sir Alan, hi mga sir, back-to-back po ang printing. Yes, no? Back-to-back, maraming namumroblema dyan. Kaya ituturo natin bukas sa ating webinar. Yung iba kasi, pagka nag-laminate sila, kay JJ, tumatabingi. Yung isang part naka ganun, naka-slot. Meron ako nakita noon last time. So, hindi nila matansya na yung magkadugtong talaga sila na ano. So, may mga diskarde po ng ganito. Okay? So, note lang kayo sa ating webinar at sa ating live stream. Talagang matututunan nyo po yan. Okay? Yun. So, may comment din si Ma'am Shell Peralta. No? So, any advice po para hindi mag-fade yung PVC ID printing? Yan. So, kung ayaw nyo mag-fade ang PVC ID natin, gamit kayo ng pigment. Tapos, ang gawin yung proseso, yung nakasanayin na natin na tawag dito. Ano tawag sa old school na paggawa ng ID, hindi yung direct. Kapag nag-direct print kasi tayo sa PVC ID, asahan mo, talagang mas mabilis kukupas yan. Hindi kagaya ng ganitong klase ng ID na yung ating nakasanayan na ginagawa ng matagal, ito pang matagalan. To yung ID namin, ito 2018 pa to. Actually, kay JJ, napakadami ng PVC ID na iba-ibang klaseng materials yung ginamit. Pero sa atin is traditional. Traditional, yes. Which is tama. Yung ipiniprint tapos manual cutting. Oh. Yung iba kasi meron na yung instant. Yung nakakat na siya or pre-cut na siya tapos ilalagay sa L805 na printer tapos ipiprint. Okay, may mga ganon. Okay, so pwede nyo rin yung option sa pagpiprint. Kaso nga lang, kaibahan nga lang kasi nung mga ganong part, pag pinuskos mo siya, hindi inaasahan or tinamaan. Pwedeng makutkot. Pwedeng makutkot or mabaklas yung print. At the same time, kay JJ, sa printing mo, kung di ganun kapantay yung paggawa mo, minsan tumatabingi o paglapag mo. Kaya, minsan tumatabingi. May mga ganun pagkakataon lang naman. So, pero, syempre, ito pa rin, mababa pa rin yung cost natin dito. Mababa. Kaya madali lang gawin. Kinuskos ako kay JJ, parang lumalabas lang mga nasa, I think, 7 pesos. Ang computation ko kasi dito, mga 2 to 3 pesos lang talaga to. No? So, depende yan sa magiging trabaho natin. No?
So sa atin kasi na-consider na tayo dito sa electricity na compute na natin 'yan. Mm. So kaya in-adjust ko siya kaya naging 7 pesos. Mm. Ito nga po 'yon, no, yung bukas nga po 'yon, no, hindi tayo direct sa PVC na printing. Bukas nga po natin 'yang gagawin sa ating webinar. Oo, sa ating okay? webinar. So hindi kasi tayo talaga hindi tayo nagre-recommend ng direct. Mm. Kasi syempre, wala nang mahal yung makina na 'yan, eh. Nasa 50,000 pesos yung direct. Tapos yung sa L805 naman, hindi rin siya ganun ka-okay para sa akin. No, mas maganda pa rin yung traditional. Ito yung subok na natin ng matagal ng panahon. Yung traditional printing natin. Okay? Actually kasi Kuya JJ, sa loob ng isang A4, kaya mong gumawa agad ng 5. Sa 10 ID. Sa isang A4 limang baliktaran. Oo. Kumbaga, limang baliktaran yung magagawa mo. Sa isang board, 10 ang magagawa. Mm-hmm. Kung meron kang PVC sheet ngayon na isang set, 50 set ang magagawa, 50 set yon. So, 500 ID yun. 500 ID po yung magagawa ninyo. So, napaka ano na yun. No? Mm-hmm. Tapos yung price natin, Kuya Rodel, magkano yung price natin? Checkin natin sa catalog, Kuya Adel. Alam ko kanina, nagtanong tayo, plus 300 lang tayo sa ating printer, L121. Okay, so kanina, tinanong ko kanina doon sa ating sales. Yung naggaganda at naglulusugan nating sales. Ayan, so ang alam ko, ayan, 11.5. Oo nga, 11.5. Oo, 11.5 plus 300. So, 11.800 siya, Kuya JJ. 11.800 po yung price natin. Mm. Plus 300. Ah, hindi pa siya yung final. Mag-a-add pa rin siya. Yes, mag-a-add pa rin siya. Okay. Okay? So, tama ba? Patingin nga ako, Kuya Rodel, nung bestseller package natin. Kung, na-update mo na ba ito? Oh, updated na yun eh. Yan yung 31,500. Pinapainan yes, na nila yan. Plus 300. Plus 300 pa rin. Plus 300. Oo, binago na naman nila. Sige. Plus 300 po tayo sa L121 na printers. Oo, mas maganda pa rin na mag-PM tayo sa ating mga sales representative para mas talagang malaman natin yung tunay na presyo. Hindi, yun talaga. 300. Oo nga, kaya lang pabago-bago sila. Tinawag ko kay ano yan eh, kay Ma'am Ems kasi meron tayong kliyente sa si Ma'am, hindi ko nabanggitin yung pangalan niya, sa Cavite. Oh. Okay, so 31,800. Iba-iba ad nila, depende sa branch. Depende so, sa mga branches po namin, iba rin yung price nila. Mm. Kasi yung patong ba ng ano nila, printer. Kasi saka yung shipment. Biyahe, yung sa shipment. Fans po. Minsan ina-add. Pero sa atin dito kay Uniprint, 300 po ang ating ad po sa ating printer na L121. Mm. Then, sa ibang printer natin, doon po tayo nag-iiba rin ng price. Oh, kung sa madaling salita po, huwag tayo masyadong dumipende sa catalog na nakikita natin no sa ating website. So, ano lang siya, idea lang. Uh-oh. So, medyo pwede kasing mabago yan dahil hindi pa stable yung stock ng ating mga printer. Yun. So, yun, balik tayo doon sa ating mga question. No? So, sabi ni Ma'am Doris, sir, question ko lang po, bakit po yung piniprint ko, dark ang kulay after malaminate, medyo light na. Okay. So, regarding sa pigment, ganun yun. Ganito yung nagiging itsura niya. Maputla. Opo. Uh-huh. Bali, Ma'am Doris Kamanyag, normal po sa pigment na talagang nag-iiba yung kulay. No, actually, talagang hindi ko gusto yung kulay ng pigment sa ID na maputla. Lalo sa mukha ng tao, sobrang maputla talaga niya. Hindi ko alam po ano yung magandang diskarte dito kasi wala naman tayong choice eh. Pigment lang talaga ang pwede natin gamitin dito. Kagaya ng problema nyo, Ma'am Pia Ebora, kaya mabilis mag-fade ang ID nyo kasi gumagamit kayo ng dye ink. Dapat po, pigment ang gamitin nyo kung ayaw nyo mag-fade kagad yung ating mga ID. So, dapat familiar tayo dyan, Ma'am, kasi mapapahiya tayo kay client kung sakaling gamitan mo ng dye ink ang ID. Dapat po, pigment ink ang ginagamit natin dyan. Mag-e-Epson po kayo kasi hindi pwedeng i-pigment si HP na printer. Ayan. So, yan po yun. Para sa iba pang detalye about PVC ID, talagang buwas natin yan mapag-uusapan ng mas detalyado. Oo. No, mag-a-actual tayo. Talagang ituturo kung pwede nyo nga lang i-record yung ating webinar bukas, i-record nyo na kasi minsan ko lang naman gagawin yung tutorial ng PVC ID na talagang detalyado. Yan, bukas tayo dyan. Maraming nga klase po ng paggawa ng PVC ID. Isa na rin dito yung pinakamatagal na ginagawa natin noon pa. Lumabas na nga lahat ng iba pang mga PVC ID pero pumapasok pa rin sa atin na sa ating production is yung manual.
Manual kasi cost. Kung pag-uusapan natin yung cost effective or cost efficient, mas ano to, mas mababa talaga. Oo, sabab. Kasi imagine mo yung RFID natin. Yes, maganda siya, iba yung market niya. Mm. So para doon sa mga kumpanya na tinatap na lang yung ID, naalala mo yung ginawa natin dito last time. Mm. Pero meron din ako napansin doon kay JJ na limitations pa rin. Lahat naman po ng mga print natin ay meron na limitations, no? Isang nakita ko doon kay JJ yung thermal. Sa thermal kasi is nag-i-skip pag walang black. So sayang yung black na part na ano. Kasi isang ribbon yun na dadaan. So isa yun sa nakita ko. At the same time, Yung costing medyo mataas yung price natin doon. Pero anyway, yeah. Mahal naman talaga yung ano, RFID na card. Yung kasi, mga detap. Oh, kaya lang di siya practical pag sa school mo i-offer. So yes, mga elementary. Oh. Siguro pag mga private school, pwede. Pwede rin, pero kung pagiging practical lang, ha, mas pipiliin ko pa rin yung traditional. Oo. Kasi at yung bago ngayon, yung mga QR na rin, no? Hindi na siya yung barcode, eh. Oo. Diba? QR na yung iba, iniscan na lang. Actually, sa mga supermarket, hindi naman pwede yung mga traditional. Dapat talaga yung mga RFID na kasi minsan pinipirmahan. Oo. Tapos yung QR code, kailangan lagi nababasa yan. Hindi dapat sumabla yan. No? Saka meron din PBC ID ko, JJ, or yung mga ID na ginagamitan ng mga chips. Yung katulad ng mga ATM? Oo. Yung mga gold? May mga gold. No? May ganun mga din. May mga ganun din po na... Iba rin ang printer noon. Iba rin yung printer noon. Kaya kung matatanong nyo kami, kung mag-umpisa kayo ng PBC ID, ito talaga yung nababagay. Pinaka, at pinaka... practical at pinakamadaling gawin yes. Na magagawa ninyo. Kaya yung package natin na yun na 11,500 sa PBC ID ay napakadaling mabawi. Mga pwedeng isang project lang, bawi mo na kaagad yan. Oh, naalala ko meron tayong kliyente na nakakuha ng school. Hindi naman school, pero si Sir Eric Flores na nakatanggap ng 700 ID. Oo, 700. Yan. So siningil niya ng 90 pesos ang isa. So syempre, ang balik nun is 63,000 pesos, samantalang ang package niya 11,500. Oh, so bawing-bawi ka na diyan. Hindi lang 'yan kasi pigment yung printer mo. Hindi lang PBC ID ang kaya mong gawin diyan. Pwede ka nang magsalang diyan ng mga ano, ng mga sticker like yung printable vinyl, calling card. Pwede rin. So marami tayong pwedeng magawa sa ating kahit invitation, pwede na rin sa pigment. Yes, pwede. No, yung mga photo paper. Yes, pwede na rin 'yan. Yung mga picture natin, no? Pwedeng i-print 'yan and at the same time matibay kasi waterproof 'yan. Yes, sa isang package pa lang natin, pwede nating mapalawak no lahat ng services na pwede nating i-offer sa ating mga kliyente. At the same time, Kuya JJ, dahil itong ating PBC ID, may laminator sila. Pwede sila mag-photocop. Mag-laminate, yes. Mag-laminate ng mga ID, ng mga vaccination card. Ngayon, alakas yan. Bayro mo, yung A4 size, no, magkano pa-laminate yan? Ang pa-laminate yan sa market, 80 to 150 pesos. So wala tayong idea, 8 lang pala puhunan dun sa A4 na yun. Diba? So ang laki ng kita. No, hindi lang basta parang times 10 pa nga kasi 80 nila binibenta yun eh. Anyway, puntahan natin yung iba pa nating question at magpupunta naman tayo dun sa ating mga payments at saka yung mga ano natin. So nasa taas may nakaligtaan tayo Kuya Rodel, yung makaligtaan yun. Yeah. Nasa taas pa sige. Ayun, so shout out natin si Tony Ragot watching from Iligan City. Tony's Print Shop. Ayan, madalas natin na nanonood dyan dito si Sir Tony ng Tony's Print Shop. Yon, sabi naman ni Ma'am Magnolia, okay, watching from Gingoog. Oo, okay. Siguro, ano to, kamag-anak to ni Sir Bon, okay. Siguro, kasi madalang ang okay. Eh, oo. No? Baka, so, Kalilu, watching from Qatar. Yeah. Yon. So, shoutout natin yan. Si Shoutout din kay Sir Alan Motus. Yan, nabasa ko na yung kanyang comment. Pati kay Ma'am Ciel Peralta. At kay Orlando Pasot. Yan. Shoutout pa, watching from Cabuyao, Laguna. Sabi naman ni Ma'am, baba na tayo. Perdel, sabi naman ni Ma'am Shell Peralta, what time po to? Bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon tayo. No? So, ano recommended brand na pigment ink? Pagdating sa pigment ink, wala namang maganda. No, pare-pareho lang naman yan. Kahit anong brand ang piliin mo, talagang tanggapin na lang natin katotohanan na talagang dalang kulay ng pigment. Kasi kung maganda ang print ng pigment, hindi na natin kailangan ng dye ink. No, so, kung gusto nyo ng maganda, magda-dye ink tayo. Kung gusto nyo ng matibay, pigment tayo. No, so, ganun lang yung kasimple. Talagang kailangan natin pagtiyagaan yung kulay ng pigment
na medyo dahil kasi sobrang mahal po ng original na pigment. Uh-huh. Kung kaya nyo bumili ng 10,000 pesos sa isang set ng kulay ng pigment, pwede naman. Yung Epson original ink. Oo, yung original ink natin. Pero talaga wala akong masabi doon. Yung pigment na yun, ginamit ko pa yung Kuya JJ. Naalala mo doon sa pliers na ginawa ko. Napakaganda ng print doon. Tsaka magmumukha siyang dye ink sa ganda ng kulay. Yun nga lang, 10,000 po ang isang set ng kulay. Malayong, original ink yun. Oo, malayong 600 natin na generic ink. Kayo po. Kung gusto niyo ng magandang kulay, may option kayong ganun. Pwede kayong bumili ng original Epson na pigment ink. Alam ko meron na yun eh. Meron na nung ink bottle, yung ink tank natin. Na, na pigment? Wala pa ba? Black lang yung ginagawa nilang pigment sa mga maliliit na printer. Kagaya sa mga HP, puro black yung pigment. Pero the rest, puro dye ink. Kasi last time may nakita ko dito print yung... Ito. Yan, pigment to, black to. Ah, 003. Oo, basta black ginagawa nilang pigment 'yan. San tong printer na to? 31 series siya, 'di ba? Hindi. Ayan, oo. 31 series 'yan. Okay, so original ink to, black. Alam ko ganun na talaga sa mga original ink eh. Oo, black lang yung talaga yung pigment. Yung black, para sa mga ano natin. Ayun. So, ano magandang pigment printer? Sa printer po, kadalasan, Epson talaga yung amin nagagamit dito. L1300 talaga ang para sa akin na isa sa mga magagandang gawing pigment. Kasi A3 size siya, tsaka kaya niyang kumain ng mga kapal na materialis. No? Pero kung talagang magandang pigment ang gusto niyo, mag-workforce kayo ni Epson. Yun. Talagang kulay, maganda. Kung ano yung gusto mong kulay ng tao, maganda talaga quality nun. Yun nga lang. Subok ko na yun. Sa ink lang tayo, medyo mabibigatan, 2.5 per color. Subok ko na po yung printer na yun kasi madalas kong ginagamit yun dito kay Uniprint. Pag gumagawa ko ng mga brochure, tsaka ng pliers, so yun yung ginagamit namin. So, sobrang ganda ng print output niyan. Ibang-iba sa mga generic ink. Kasi iba talaga yung original ink ng Epson. May mga kliyente kami na hindi talaga gumagamit ang generic. No? Mas pinipili pa rin nila yung original kahit medyo may kataas. Kasi reasonable naman talaga. Kumbaga, yung quality mo naman kasi ay hindi kayang tapatan ng ibang nagpiprint. Diba? I hope magkaroon na rin ng ganitong ink bottle ng CMY. Hindi naman. Lang black, no? Para at talagang inaabangan ng lahat yung original. At hindi lang yan, yung Sabli. Meron na rin tayo. Diba, ng Epson na original. A4 size nagkakaroon na rin. Pero waiting pa tayo dyan. So sabi ni Sir Trinity, gumagawa ba kayo ng Epson T60, sir? Gumagawa naman tayo ng printer. Basta meron tayong parts, magagawa yan. Dito naman kay Uniprint, ang alam ko, no, pag hindi na alam ko kahit anong brand. Kahit hindi mo binili sa amin, pwede naman natin ipa-check up yan. Sir Trinity, signage maker. Pwede. Dali nyo lang po dito sa ating mga Uniprint branches. Sabi ni Sir Trinity, head lang difference, ayaw bumuga ng ink. So malamang sira na yan. Mahirap pa namang maghanap ng T60, no? Medyo phase out na talaga yan. Pero may mga nabibili pa yatang head niyan. So tingnan natin, sir. Ang alam ko, may kamahalan ng head niyan, sir. Kung di ako nagkakamali, nasa 6 to 8,000 yung head niyan. Kung di ako nagkakamali, ha? Hula ko lang. Ayan. Tinan natin sa mga branches, Kuya Jun Rodel. Parang kasi, nabivision mo ba yung nabivision? Nabivision ako. May Lindel. Pero mas susunod. Ayan, sa Bulacan, si RJ John. Shoutout daw si Jessa San Pedro Gonzalez. So sa ating Laguna, wala. Sa ating Nueva Ecija, wala rin. So, at sa ating Pampanga, wala tayong So, ngayon mga ka-printers, no, sabi ni Jello Poto Click de la Cruz, sabi naman natin, malakas po ba sa kuryente yung cold laminate kapag gumawa po ng ID? Tanong na din po, ilang watts po na consume kapag gumamit ng laminate po? Thanks po. Ito, ikaw gumawa nito ng ng electricity cost eh. So, ganito lang yan, Sir Jello, no? Ang computation namin ng laminator, ito sakto to, accurate to, no? Ang konsumo ng ating laminator, kapag ginagamit mo yan, maghapon, 8 oras. Ang konsumo niyan sa isang buwan, 1,000. Araw-araw yon, 30 days straight, 8 oras. No? Kasi ang konsumo lang naman ng ating laminator is 350, kung di ako nagkakamali. 300 or 350. Isa lang sa dalawa. So halos, kung cold laminate ka, walang consumo yan.
No, talagang hindi mo mararamdaman kasi hindi ka naman gagamit ng init eh. Mm-hmm. No, kaya yung 300 watts kasi na konsumo ni laminator, kapag bukas, mm-hmm, kapag nakasagad siya sa 200, mm-hmm, yun yung konsumo niya, 300 watts. Pero kung cold laminating lang, wala. Hindi mo mararamdaman ang konsumo, mm-hmm, niya. Baka kahit piso sa isang araw, hindi yan pumatak. Mm-hmm. Mm-hmm. So, meron naman mga site po na kung saan nagko-compute ng electricity. Meron. Po. Meron tayong computation ng ganyan. Papakita ko bukas yan sa ating webinar, uh-huh, kung paano mag-compute no ng ating cost electric consumption. Pero napakaliit lang po ng yung electricity consumption dito pagdating dito sa ating laminator, yes, maliit lang 'yan. So sabi ni Sir ano no ni Sir Tony, sa Lazada 3500 T60 printer head. 'Yun. So 'yun, okay na 'yun, no. Okay. Oo, hindi ko lang kung legit naman, 'di ba? Kunin niyo na 'yun. Mm-hmm. So yun mga ka-printer, sa mga gusto pong umatin ng ating webinar para sa mas madetalyado po ng ating PBC ID, ang tanging gagawin nyo lamang po ay pumunta kayo sa www.uniprint.ph at i-click lang yung ating webinar. Sa ating webinar, makikita nyo po yung ating webinar schedule na kung saan po ay ang natitira na lamang po ay apat na topic. Tama, apat kasi holiday yung ating 30 at Sunday po yung ating 29. Okay, so bukas, alas 10 ng umaga po yan, ID card designing tutorial or PBC ID card tutorial po tayo dyan. I-click nyo lang po yung title na yan at mapupunta po kayo doon sa ating link. At sa link na yan ay mag-fill up tayo ng name, last name, email address, contact number at huwag nyo kalimutan na pindutin yung ating registration now para makapunta tayo doon sa ating room, sa ating webinar room. Ayan. At magno-notify naman po yan sa inyo via email po kung magsakali mag-i-start na po yung ating webinar. Yun. So, sa mga naghahanap din ng package at nanggigigil na magsimula ng kanilang negosyo, arat na. Dito kayo ni Print at i-click nyo lang yung ating catalog. Lalabas po lahat po ng mga packages po na available dito sa amin kay Uniprint. So, syempre, yung ating price po ay nagbabago dahil yung ating printer po ay ganun pa rin po. Ano pa rin tayo, hindi pa rin stable yung ating stock ng ating printer. Ayan. So, kapag bumalik na po, yan na yung magiging price ng ating packages po. Ayan. So, sa mga gusto naman pong umorder at naubusan na kanilang consumables, ayan, we accept order for delivery shipping, Kuya JJ, at ang ating shipping forwarder. Walang iba, kundi yan. Ayan. So, syempre, meron tayong Lala Move Grab, LBC, JNT Express, Victory Liner at AP Cargo. At syempre, maraming din tayong bus-to-bus terminal po na mga mapag-shipan natin. At maraming din tayong partners pagdating sa ating pag-deliver outside Metro Manila, Kuya JJ. So, ang ating pagpapadala po ay magmula Lunes hanggang Linggo po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 lang dahil ngayon ay MACQ pa rin. At ang ating yung store natin hanggang alas 5 lang. Yes. So hanggang alas 4 lang po ang ating delivery. So tumawag lang po kayo sa 0917-808-8000 na nakikita nyo sa inyong screen at mag-PM sa aming Facebook page at Uniprint PH or mag-message sa aming website at www.uniprint.ph. Ayan. So, sa mga gustong bumili dito sa amin, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. Pwede rin kayo magbayad sa Cebuana, Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Luillier, at Bayad Center. At ito pa, Kuya JJ. Pwede na nilang gamitin na kanilang Visa card and MasterCard. Especially para sa ating BDO holders kasi meron tayong terminal dito sa ating main office po, mga printer. So, pwede rin nyo rin gamitin ang inyong credit card for deferred payment. Ang gagawin nyo lang, pumunta kayo dito kay Uniprint at itransact natin yan into straight payment at itatawag natin yan doon sa inyong banko upang sa ganun po ay natin yan, i-deferred payment natin, itatawag natin yan. Yun. So, para naman sa ating mga kliyente, ka-printers na nai-stress na no, sa paggamit ng ating mga makina dahil meron tayong bagong project, ay pwede tayong magpatulong sa ating Uniprint Technical Support. So, pag halimbawa hindi sila nagre-reply sa ating mga chat, pwede nyo silang bulabugin sa kanilang globe na 0917-106-3584. At para sa San, 0933-817-3738. At ang ating technical schedule po ay mula Monday hanggang Saturday, mula alas 9, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre mga printers, ang ating mga branches po ay sarado po sa araw ng Linggo at tanging bukas lamang po ito ang ating main branch. Yun. At ano bang hinihintay nyo mga printers? Order na at hihatin natin yan in your doorstep dahil tayo ay nationwide shipping. Mga printers, available na po
ang pinakainihintay ninyong DTF machine po natin, ano, na A3 Plus, and kaya niya mag-print ng roll. Yun, sa Cavite, no? Nakabenta na ng isang unit ng ating DTF printer, at meron ng mga naka-line up na gustong bumili. Meron dalawang unit. Ayan, tsaka yung mga iba pa nating ka-printers na talagang by November, kukuha daw sila, by December. Ayan, yung mga plano nila. Alam nila, nanonood sila ngayon. Ayan. So, inaantay na lang namin kayo na i-avail ang ating DTF printer na talagang napaka-sarap gamitin. Oh, siyempre mga printers, friendly user po itong ating printer mo. At sa susunod nating live stream, ipapakita natin dito kung gaano kabilis at gaano kapulido yung ating gagawin na t-shirt print using ating DTF. Tsaka tipin nyo, no, mula Friday pa to nandito. No, na lumipas ang Sabado, Linggo. Oh, ngayon, nandito pa rin siya. Hindi siya ginagamit. No, so head clean lang yan. Isang head clean lang yan sa kanina ginawa ko. Tapos pag bukas hindi ko ulit siya ginamit, mag-head clean lang ulit ako ng isang beses. Yun. So ganun lang, kasimple. So wala na kayong ibang gagawin dyan, mga printers. And maraming salamat po sa mga umaten ngayong ating live stream. Umaten na sa atin ang mga nanonood dito sa ating live stream at mga nag-share po nitong ating live stream. Maraming salamat po. Magkita-kits tayo ulit sa ating webinar bukas. At syempre sa ating live stream. Yun. No? Kasi napakaganda ng ating live stream bukas, Kuya JJ. Tungkol sa mga pamamaraan. Ah, okay. Para ano pala tayo. Podcast pala tayo. So, meron tayong nakaligtaan na comment. Ayan. So, sabi ni Nico Robles, ano pong Photoshop version gamit nyo? 2021? Yun, sabi naman ni Sir Leo Martinez, artista to, no? Kapag Elite 05 po ba gamit, dapat naka CMYK pa rin po yung file. Yan. So wala namang ang mga CMYK format po ay ina-apply lang po yan sa mga large format printer. Sa ating mga small printers, kahit mag-RGB ka, same lang ang magiging output niyan. Pero ewan ko rin, kung sa tingin mo ay nakasanayan mo ang CMYK, pwede naman, no? Pero bukas, makikita nyo naman na RGB pa rin. Kasi lahat ng piniprint ko sa inkjet printer, simula sa pool, nung 2012 pa lang, lahat yun RGB. Hindi ko naisipang i-convert yan sa CMYK para lang i-print sa mga inkjet printer. Pero siguro, mapapagkukumpara na yan bukas kung sakali mag-print ka CMYK, kung anong pinagkaiba. Sige, para makita nila. No? Pero sa large format lang talaga ina-apply ang CMYK. Kasi ibang-iba talaga kapag RGB. Sobrang layo. Ayan, so maraming salamat po mga printers. Once again, this is Kuya Mo Junen. At ako naman, si Kuya Mo JJ. At nag-iwan muli kami ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga printers. Have a good night. Six pa lang pala, no? Good evening. At ingat po kayo. Stay safe. Maraming salamat po. Bye-bye.